Hello, hello mga me! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom with my toddler and newborn. At madaling araw na nga ito at kailangan ko din mag-pump. Kailangan ko na naman mag-pump. Kahit nakapag-latch na sa akin si baby ay kailangan ko pa rin mag-pump dahil marami pang tira. So, ito yung napump ko mga mi. Ayan, siguro mga 4 or 3 ounce lang siya. Kasi nga nag-latch sa akin si bunso. So, ayan lang yung natira. Salamat pa rin dahil merong natira. Okay na rin yan para pang reserva niya. Makalipas nga ng ilang oras na naman ay nagutom na naman siya. Nangyak-yak na naman. Palingalinga. Yun na yan. Yun na naman siya. Ito nga binuhat ko na lang siya at pinalatch ulit sa akin. So, dalawang araw o tatlong araw na siya naglalatch sa akin. Since birth niya, hindi pa siya naglalatch sa akin. Dahil nagpa-pump na ako agad. Noon nga kay Ate Polly kasi pag naglalatch sa akin ay nasusugatan o sobrang sakit talaga. So, tinaray ko kayo sa bunso ko kung pwede na siya maglatch, sumasakit. Sobrang sakit pa rin pero hindi na siya yung sakit na naramdaman ko noon kay Ate Polly. So, caring-caring na yan kahit may sakit-sakit at may sugat-sugat, caring-boom-boom na yan. Para na din sa amin itong dalawa, para makatulog na rin ako sa gabi, hindi na ako bangon ng bangon. Although bumabangon pa rin ako para mag-pump, pero hindi na gaano kalagi-lagi na pagbangon. Mabangon na lang ako mga 3 times or 2 times na lang para sa aking pag-pump. After kong kapaliguan at kapaliguan sa Ate Polly at maglampaso ay eto, inasikaso ko naman yung aking paglalaba kasi ang dami ko nang labahin. Actually, off na na ngayon ni Dati kaso hindi na naman natuloy yung off niya dahil nabisita na naman siya. Andiyan na naman yung general director nila kung kailangan niyang mag-duty. Actually, nakapaglaba na ako ng isang araw. Ito yung natira at nadagdaga na naman. So, ang dami na naman siya. Kaya ito, niratsada ko na. At kanina nga pala, dinalhan kami ng gulay, isda at manok ng father-in-law ko. Dahil na hindi makauwi si Daday at walang malengke sa amin, dinalhan kami dito. Gagawin ko pala mga miss dito sa gulay ay ipipres ko. Pres. Tama may pronunciation ko. Ano ba yan? Oo, ilalagay ko yan sa freezer. I-press. Para i-preserve ba? Kasi nga pag ako ay masasayang lang yan at malalanta lang yan kasi ako lang naman kumakain. So ngayon, ako lang mag-isa dito. At dalawang, wala din si kuya. I-freezer ko na lang to siya. Alugbati, ampalaya, at saka halo-halong, cabbage, sayote, at carrot. Parang nakita ko lang itong way na to. Para ma-preserve yung gulay, pwede i-freezer. At hindi na daw kailangan ito, yung gulay, diretso luto na siya. At ito naman, isa na rin natin, gayatin ang ating manok. Ay, yung pag-iwa-iwain nga pala. At buha tayo ng ilang piraso dito para sa ating sabaw na lalagyan lang natin ng malunggay. Dako ng malunggay. Para may gatas na naman tayo. Yummy, yummy, yummy. Paghihiwa-hiwain na natin to para i-preserve din yung iba para maluto natin yung susunod na araw. Very productive talaga tong araw dahil ang dami-dami kong nagawa. Nagluto ako ng chicken na may malunggay sabaw. So, kain na tayo guys kasi gutom na is real. Naisampay ko na pala yung kalahati dun sa nilabhan ko kanina. So, yung kalahati hindi pa. So, pag may time mamaya, isasampay ko yung kalahati. Pag wala, bukas ko na isasampay. So, yung natirang gawain ko na lang ngayon ay paghugas ng mga bote ng dalawang bata. At maligo na rin. So, yung damit ko. Napapalitan. Papahinga lang ako ng konti at maliligo. Kasi sobrang pagod. Naglampaso ako. Naglaba. Nag-asikaso sa kusina. Nagpaligo ng bata. At kung ano-ano pa. Ang dami pagod. So, ito lang muna. This is for today, mami. Thank you for watching. Bye.